Ngayon, napansin niya mayroon akong stick. Para ito, pamalo. Okay, so nakikita niyo may node dito. Kasi sabi, mas maganda daw yung node nasa gitna nung mismong yung part na babalatan mo. Yung ganto, pag wala pong ganto, hindi pwede. Kailangan may ganto. Hindi, joke. Diskartehan na lang natin. Welcome po sa aking channel at Happy New Year sa inyong lahat. At today, ipopropagate ko si Fidel Lipid ko. And first time ko siyang ipopropagate. Kasi medyo mataas na siya eh. Siguro nung binili ko to last year, September, baka ganito ang kalit pa lang. Ayan. So ngayon, na-double na yung height niya. So, try kong ipropagate. Wish me luck. So kung interesado ka sa ating topic for today, just keep on watching. Kung di ka ma-interesado, panoorin mo na rin, baka magustuhan mo. So kung bago ka sa aking channel, click mo na subscribe button, notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest uploads. At may shoutout ako ulit. So tara, simulan natin mag-propagate ng Fidel Lipid. So ito nga pala yung mga gagamitin natin. Walang una, itong gagamit tayo ng syempre yung para medium natin. Gagamitin ko is lupa na may halong ipa. Siguro mga 60-40 yung ratio. 60% na lupa na ordinary na medyo makunat at ipa. Tapos, yung pambabalot natin sa kanya is, alam yun sa mineral, yung supot ng mga galon or sa mga distilled water. Ayan, nag-cut lang ako ng medyo mahap, tamang size. And syempre, kailangan natin ng gunting. Tsaka, yung ganto. Pag wala pong ganto, hindi pwede. Kailangan may ganto. Hindi, joke. Bigay po ng baby ko to. Thank you. So, tara. Simulan na natin. Ako. Sana magawa ko ng tama. Okay, so, dito ako mag, tawag dito. Mamarkot natin yung part na to. Yung medyo woody. So, makikita nyo, medyo mahaba siya. Ayan, medyo mahaba. Kasi, pili ako ng part na medyo matigas. Kasi, masure yata. Ayun, pag ganung part ang gagamitin mo. Ito, tapos, yung ganito gagamitin ko kasi wala akong cutter eh. So, parang gagawin ko, ipapaikot ko na lang na ganun yung ano, para magkaroon ng cut yung palibot niya. Okay? So, simulan ko na. Okay, so tatanggalin mo muna yung mga pabalat. Yan. So, para malinis. Yan. Okay, so nakikita nyo may node dito. Kasi sabi, mas maganda daw yung node nasa gitna nung mismong yung part na babalatan mo, nakapaloob siya. Parang mas maano yung chance na mabuhay pag nandun yung node kasama. Tapos ideally daw parang 1 to 2 inches yung mismong yung length ng babalatan yung part. Yun. So ito, tamang-tama yung sukat niya. Okay, so markahan ko muna siguro halimbawa hanggang dito yung cut. Ayan, tapos hanggang dito, ayan. Ayan, hanggang dyan lang. So, mga 1 inch na yung mahigit. Ayan, so ayan yung mark ngayon kasi kailangan ko ng space para pag nagtali ako. Ayan, sa baba, sa taas. Tsaka hindi pwedeng nakalabas yung part na nabalatan. Dapat kasi matakpan ng lupa. Ayan. So, dapat medyo ano lang, gitna lang. Okay? Okay, so simulan na natin. Nakabahan ako. Ayan. So, since wala nga po ang cutter, ano lang gagamitin ko. Mahirap pala siya. So, papaikot lang natin ganyan. Ayan. Diskartehan na lang natin. Ayan. Okay. Tapos napuputol, no? Yuk. So, yung, ayan. So, nilaliman ko pa ng kaunti yung cut kasi para matanggal natin yung balat. Ayan, okay? So, babalatan ko na siya. Okay, so, subukan ko kung makakat ko ng ganito. Baka mahiwa pa ako nito. Ayan, siguro pwede nang tuklapin yung tungkabin yung balat niyan.
Nervous ako. Yan. You know. Satisfying. Yun, dahil na pala eh. Woo! Hindi lang, madali lang pala siyang ano, balatan. Tapos ay matanggal. Okay, tuloy ko to. Hindi pala nakatlo. Ayan. Yes! Ayan. So, okay na. Okay, so ayan, ready na siya. Babalutan na natin siya ng ginawa kong ano, mix. Okay? Okay. So, ito na yung mix. Siguraduhin natin na ilalagay natin yung matatakpan yung buong kinat natin na part. Ayan, okay. So, babalot ko na. Siguraduhin lang natin na ano kailangan. Babalot yung buong part na may na binarata natin. Okay? Okay, so ayan, tali ako ilalim. Medyo nahirapan akong talian. Parang sumasablay akong konti. Ah. Basta kailangan lang masecure yung ilalim. Okay, ayan. So okay na yung baba. Ayusin naman natin tong taas. Ayan, siguraduhin nyo na ano, na-cover yung binalata natin. Makocover ng lupa. Okay, tatalian ko na rin. Ayan, pinaikot-ikot ko yung tali. Para naka-secure yung ano, yung lupa kasi baka umusog-usog eh. Yan. Okay, so yan, tapos na. Mukha naman maganda ito na kalagay ko. Nakapalibot naman dun sa yung lupa sa buong ano, palibot niya. So, okay. So, maghintay tayo siguro ng mga 3 weeks to 1 month. Tingnan natin kung mag-uugat. Sana mag-uugat. Okay? Tapos ibabalik ko na siya sa pwesto niya. Ngayon, napansin niya mayroon akong stick. Para ito, pamalo. Good joke. So, nalagyan natin siya ng stick kasi tumutumba siya eh. Ayan. So, nalagyan muna. Kukura natin siya, kawawa naman kasi medyo bumigat eh. So, kanihan lang natin. Parang maganda yata doon. Mas secure. Ayan, so tapos na. All set na si feed the leaf natin. So ilalagay ko na siya sa dati niyang area kasi gusto niya sa medyo bright indirect light eh. Dito. Doon o. Doon ang pwesto niya dito sa, dyan sa area na yan. Ayan. So ayan, okay naman siya dyan. So babalik ko na lang siya dyan. Doon na tayo maghihintay ng pag-ugat niya. Okay? Okay, shout out time. Hi, Kina. Super Carlos, Claire, Natividad Makuha, Kimi Des, Elizabeth Francisco, Angelino Ducut, Pamela Dialogo, NBA Games 2000,
G.B. Ngot, Anthony John Bernal, Quincy Day Life, Ogniras Garden, Lola's Living, Dante Salvador, Bicolano Warainon, Nani Gina Halamanan, Mama Donna TV, The Singing Flat Mudra, and mga Kabay Official. Okay, so muli po, maraming salamat po sa tuloy-tuloy na nanonood ng aking mga vlogs, sa lahat po ng tuloy-tuloy na sumusuporta sa aking mumunting channel, at syempre sa ating mga kaibigang plant vloggers din. So that's it for my presentation for today. Kung nagustuhan mo ang video ngayon, click mo na like button, mag-subscribe at i-click mo na rin notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest uploads. Again, thank you for watching and God bless!